Kaibigan, purihin ang Diyos sa isang oras ng pag-aaral sa kanyang mga makapangyarihang salita na nagbibigay sa atin ng makabagong buhay, makalangit na ligaya at tiyak na pag-asa ng kaligtasan. Sa oras na ito, kaibigan, malalaman mo ang hiwaga ng katotohanan tungkol sa mensahe ng tatlong anghel na tinutukoy sa Apokalipsis. Ang mga mensaheng ito ay tinatawag nating mga pangkasalukuyang katotohanan para sa lahat ng mga taong nabubuhay dito sa balat ng lupa. Kaya inaanyahan kita, kaibigan, na iyong masugid na subaybayan ang programang ito, Oras na Pag-aaral, upang malaman mo kung ano ang panukala ng Diyos para sa iyong buhay Kristiyano at maging karapat-dapat ka sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. Binabati ko lahat ang ating mga viewers sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng mga nariyan sa ibang bansa. Maging saan ka man, kaibigan, pagkalooban ka nawa ng ating Panginoong Diyos ng karunungan at basbas mula sa langit. Umaapaw ang aming kasiyahan sapagkat nababasa namin at nakikita namin ang iyong mga magagandang comments at reflections dito sa comments section. Kaya kaibigan, patuloy kitang inaanyayahan na nais kong magkaroon ka ng kopya nito para mas magiging alive at vibrant ang iyong pag-aaral bilang isang Kristiyano. Makipag-ugnayan ka lamang sa amin dito sa NTUC o sa malapit na Seventh Adventist Church sa iyong lugar. At bukod dito, mayroon na tayong downloadable outline na pwede mong gamitin dyan sa pagtuturo mo ng ating leksyon o kaya sa iyong care group class discussion. At sa ating pag-aaral ngayong trimestre ay patuloy na makakasama na natin dito sa studio ang dalawang magigiting na pastor. Ang unang babatiin ko dito na makakasama natin ay siyang magbibigay sa atin ng overview ng ating lesson, si Pastor Ian Felicitas. Siya ang kasalukuyang Dean of College of Theology sa Adventist University of the Philippines, Puting Kahoy, Silang Cavite. Kumusta kayo, Pastor Ian? Mabuti naman po, Pastor Ray, Pastor Marvin, at sa inyo pong lahat. Nabati ko po kayong lahat, mga ginigiliw na taga-subaybay, kung saan man po kayo naroon, ang mainit na pagbati mula sa inyong lingkod, kasama na po ng mga mag-aaral ng College of Theology at ang mga tagapagturo ng College of Theology at ang buong manggagawa po ng The Adventist University of the Philippines. Mm-hmm. The Adventist University of the Philippines is the premier Adventist educational institution in the Philippines. It is now in its 106 years of serving the youth of the church and serving not only the youth of the church but the youth of tomorrow. Subukan niyo pong makipagtalastasan sa amin at makipag-ugnayan upang hindi lamang po kami at kayo ang mabless at marami pa po ang mabless ng inyo pong pagsuporta sa isang Kristiyanong pag-aaral at muli, pagbati po mula sa inyong lingkod. Maraming salamat, Pastor Ian. Ang pangalawang mga kasama natin dito sa studio at sa buong trimestre ay si Pastor Marvin Diaz, ang ating Ministerial Secretary at NDRIEL Field Secretary dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Thank you, Pastor Ray, mga minamahal kapatid. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. At ibigay po natin ang ating panahon at pananampalataya sa ating pag-aaral ng kanyang banal na salita. At marami rin salamat kay Pastor Ian, Pastor Ray, na makatulong po natin sa ating pag-aaral upang magkaroon po tayo ng mas malawak na pagkaunawa sa ating leksyon. Maraming salamat sa ating pagpapatuloy. Nais kitang aanyahan sa maikling panalangin. O Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan po sa lahat na binubukalan ng buhay at buhay na walang hanggan. Napakabuti niyo sa amin na ipinagkaloob ang oras na ito upang pag-aralan at talakayin ang iyong mga banal na salita. Pagpalain ang bawat isa sa amin na maunawaan at karunungan ng langit sa magitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu at maramdaman namin ang inyong kanyang kapangyarihan at maunawaan namin ang inyong mga salita.
Patawarin kami, Panginoong Diyos, sa aming mga kasalanan. Pagpalain ang bawat isa sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang pamagat ng ating pangalawang paksa sa trimestreng ito ay isang sandali ng kapalaran. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Apokalipsis 14 at 15. Ito ay sinasabi, pagkatapos ay nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo sa ulap ang isang katulad ng isang anak ng tao na sa kanyang ulo'y may isang gintong korona at sa kanyang kamay ay may isang matalas na karit. Lumabas ang isa pang anghel mula sa templo na sumisigaw ng may malakas na tinig doon sa nakaupo sa ulap. Ihulog mo ang iyong karit at gumapas ka, sapagkat dumating na ang oras ng paggapas at hinug na ang aanihin sa lupa. Pastor Ian, alam kong na may handa mo dyan ang kabuuan o overview ng ating leksyon. Take it away, Pastor Ian. Salamat po, Pastor Ray. Mga kapatid, kung tutunghayan niyo po ang kapitulo naman o part ng chapter 14 na pag-aaralan natin, ang chapter 14, mga kapatid, is considered as the center or the heart of the book of Revelation. So, alam niyo mga kapatid, ang kapitulo 14 ay masasabi natin it's the very heart of the book of Revelation. And then in that very heart, you'll find very much of the message of the three angels' messages. Mm-hmm. Ito po yung versikulo 6 patuloy hanggang pong versikulo 12. At mapapansin nyo rin mga kapatid, yung kapitulo 14 ay nahahati sa tatlong pagkabahagi. Mm-hmm. Ang unang bahagi po nito ay ang unang section ng chapter 14, which is Revelation chapter 14 verses 1-5. Then you have the message of the three angels' messages, which is verses 6-12. Then you have verse 14. From verse 14 until the last verse, which is verse 20, ito po yung magiging sentro ng pag-aaral natin ngayong linggong ito. At sa ating pong pag-aaral na ito, makikita natin ang ibig sabihin ng paghukom ng ating Diyos, ang ating mga dapat na pagpili, at paano ba tayo maliligtas at ano ang ginagawa ng ating Panginoon sa paghukom na ito. Alam niyo mga kapatid, ang chapter 14 is not only about the three angels. Yeah. There are actually six angels in chapter 14. Mm-hmm. The first three are the one giving the message of the three angels' messages. But later you will find po that there are three more angels which bears a message of judgment. At yan po ang pag-uusapan natin. Pag sinabi po nating judgment mga kapatid, dagdagan po natin. Pag sinabi natin judgment sa paghuhukom sa Biblia, ito po ay hindi isang negative concept lamang. It is a positive concept na makikita niyo po mamaya mga kapatid kung bakit siya positive, dahil ang judgment na ito doon pa lamang sa lumang tipan ay may kasiguruhan na. So katulad po nung pinag-aralan natin nung previous week, which is about the Lamb, about nagwagi, the victory of Jesus, na ito ay nilahad na ng Biblia, ipinakita na doon pa lamang sa mga unang section ng Biblia, lalo na po sa aklat ng Genesis, Genesis chapter 3 verse 15, which you have the Proto-Evangelion, then when you have in the Gospels, then later amplified in the book of Revelation, Jesus who died for our sins. Now, makikita po natin yung role ng judgment sa buhay nating mga Kristiyano. Mm-hmm. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong linggo na ito sa ating leksyon na ito. Ah, maraming salamat, kaibigan, Pastor Ian, na itinatatag nyo sa amin ang kapangyarihan ng pagtatagumpay ng ating Panginoong Hesus
na sa ating leksyon ngayon ay patuloy na magkaroon tayo ng isa lang, hindi lang isang madaling sandali na kapalaran. Dahil patuloy na ang kapalaran na sinasabi dito ay na kay Kristo Jesus na inilalaad dito sa ating memory text ang maraming mga larawan na kung saan ay maintindihan natin na ang Panginoong Jesus ang tinutukoy dito na patuloy siyang nagpapakita ng pagtatagumpay sa bawat isa sa atin kung tayo po ay nasa sa Kanya. Ngayon ay papasok na tayo dito sa may mga tatlong punto na ating pag-uusapan na inihanda ni Pastor Marvin na alam kong inihanda niya ang mga tatlong punto na ibibigay sa atin. Pastor Marvin. Mga minamahal kapatid, maganda po itong aral natin. Kanina ibinigay ni Pastor Ian yung background. Para sa ganun ay magkaroon po tayo ng kaliwanagan doon po sa ating pag-aaral. Ngayon naman ay titingnan po natin yung tatlong puntos ng ating lesson para sa ganun sa aming pong pagdi-discuss po dito. Uh-huh. At ang inyong pakikinig at panunood ay mas madali niyo pong sundan. Uh-huh. Yung ating pong pag-aaral. Una po dito ay yung pong apocalyptic language. Yung apocalyptic language ay titingnan po natin, babaybayan po natin kung ano yung ibig sabihin ng mga naandyan po na parang mga symbol. Then, ang pangalan po doon ay yung apocalyptic redeemer. Ano ba yung favorite title na ginamit ng Panginoon sa pag-aaral po at sa pagliligtas ng makasalanan? At yung pangatlo po doon ay yung apocalyptic destiny. Saan ba hahantong ang tao pagkatapos itong great controversy na po ito? Kaya pag titingnan po natin, ay magkakaroon po tayo ng isang pag-aaral na kung saan ito pong 14 to 16, pag binabay po namin ito, ay yung tatlong pong outline po natin, magkakaroon po tayo ng mas maliwanag na direction sa ating pag-aaral. Kaya pagtitingnan po natin, ang una po dito ay yung pong apocalyptic language. Tingnan po natin yung ating, balagan po natin yung ating talatang sa uluhin. Oh. Sabi doon ay yung bang white cloud. Tingnan po natin kasi mga minamahal na kapatid, pag sinabi natin apocalyptic genre, tama po ang paggamit doon, yung apocalyptic genre, yung mga literature na apocalyptic, ito po ay symbol. Mm-hmm. Yan. Pagtitingnan po natin, ano ba ibig sabihin nung puting ulap? Yung puting ulap na nabasa kanina, the white is the symbol vision of the coming of our Lord Jesus Christ. Mm-hmm. At tingnan niyo mga minamahal kapatid, ito pag iugnay mo ito doon sa chapter 2 ng Daniel nung tumama doon sa great image, di ba? Small cloud din naman yun eh. Uh-huh. Puting ulap yun. Pagtitingnan po natin, itong mga pangyari ito, mga minamahal kapatid, the moment of destiny ay when we will see the coming of our Lord Jesus Christ. Now, hindi lang po yun. Isa lang po sa point yun. At hindi lang po yun. Yung buong, ang sabi doon, the sharp sickle. Matalas na karik. Sa amin, sa Ilocano, natadim na kumpay. doon sa Ilocano, vocabulary. Pero, mga minamahal na kapatid, ito po ay sinisimbolan ni Jesus Christ as a reaper to gather the harvest. Pagtitingnan po natin, mga ani na. Bakit po itong mga ani ito? The harvest is ripe. Paano po natin paliwanag yun? When the harvest is ripe, ibig sabihin nun, people now are transformed by the grace of God. Mm-hmm. Mm-hmm. Di ba mga minamahal kapatid, nabago na sila sa kanilang buhay at yung wangis ni Kristo, yun na yung kanilang ikinabubuhay. So they are now ready for harvest. Hindi lang po yun. They are now motivated by love. Mm-hmm. The love is not anymore on their self. But it's love of Jesus Christ. Mm-hmm. Yung previous po natin na pag-aaral, nakita po natin
they love more than Jesus Christ than their life. Mm-hmm. Di ba mga minamahalang batid, is now motivated by love. Then, the third thing na makita po natin ay, they are now living in obedience to God's will. Mm-hmm. Kaya nga doon po sa remnant nakita po natin, ayano, yung dalawang katangian, dahilan po sa ano, doon sa kanilang pagtutupad sa utos at sa pananampalataya ng ating Panginoong Hesus. It means to say, they are now living in obedience to the will of God. Na kaya nga, mga minamahal kapatid, they are now ready and ripe for harvest. Kaya nga, mga minamahal kapatid, napakaganda po ito eh. Pagtitignan po natin na yung mga tao na naghahanda sa muling pagdating ng Panginoon, they are now enjoying the fellowship with our Lord Jesus Christ. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, doon po sa Revelation 14, kanina pinakita po sa atin ni Pastor Ian yung mga perikope, yung bang tawag din doon? Hati-hati. Hati-hati ng mga talata. Mga talata. Ayan. Sa theology, tinatawag nila na perikope. Ayan. Kaya pagtitignan po natin, but in Revelation 14, context po niyan, dalawa po diyan eh, the harvest of the golden grain, mm-hmm, at saka yung the harvest of the gory grapes, yung bang masim. Oh. Ayan, yan po yung pinapakita eh. Masim na ubas. Pagtitignan po natin, the golden grain, ayan oh, ito yung titipunin ng ating Panginoon na siyang kanyang ililigtas. Mm-hmm. On the other hand, yun naman na masim na grapes naman, ayan oh, they will put into the winepress of the wrath of God. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya nga't mga minamahal na kapatid, pagtitignan po natin, ito po yung apocalyptic language na makita po natin sa ating pong pag-aaral dito po sa ating leksyon. Pastor Ray. Napakaganda nitong ilustrasyon na sinasabi dito sa ating memory text. Salamat Pastor Marvin na naipaliwanag mo sa atin para malalaman natin kung paano natin ihahanda ang ating buhay na ang ating pagdating ng ating Panginoong Hesus ay sumisimbolo sa puting ulap, yung karit ay sumisimbolo sa pag-aani o kanyang pagdating at ililigtas tayo sa langit na bayan. At tayo na ihalintulad, kaibigan, sa isang golden grain, hindi doon sa ubas na mapait o kaya maasim. Kaya ito'y nagpapaliwanag sa atin na patuloy tayong na kay Kristo upang sa kanyang pagdating ay ililigtas tayo. Wala tayong pag-aalinlangan o pagdududahan pa. Mayroong tiyak na kaligtasan sa bawat sa atin kung tayo po ay na kay Kristo ayon dito sa mga sinisimbolo dito, kaibigan at kapatid. Ang pangalawa dito ay yung apocalyptic redeemer na tinatawag. Merong sila tinawag dito na anak ng tao, Pastor Ian. Maraming mo bang ipaliwanag sa amin dito kung ano ibig sabihin ng anak ng tao? Maganda po yan, Pastor Ray. Bago ko po sagutin ng mabilis, okay, yung anak ng tao, maganda po yung shinare ni Pastor Marvin, mga kapatid. Hmm. Yung wine press and yung harvest of grain. These are Old Testament allusions, mga kapatid. Yeah. Mm-hmm. Sa Lumang Tipan, makikita nyo na punong-puno ng experiences and it points to what reality is. So sa mga nung ginamit po itong mga imagery na to ng ating Panginoon, naintindihan po ng mga unang bumasa, yeah, ng Biblia. Mm-hmm. So dapat din maunawaan natin yung harvest of grain po na yon, it's something which is look forward, masayang event. And of course you would say, diba Pastor, marami ding kultura in the Near East na ang paggagawa ng katas ng ubas ay isang celebration, but hindi lamang po celebration,
Pero yung mararanasan ng ubas, they're pressed in the wine press. Ibig sabihin, ito yung hindi masarap na dapat may gawain tayo. So there's judgment. These are language of judgment. Then yung white cloud, napakaganda po nito kasi sa Acts chapter 1 verse 9, kung di po ako nagkakamali, when the disciples saw Jesus in the clouds, it was the same language. And this same Jesus will come again. So with that context, mga kapatid, kailangan po nating makuha yon. So ang bagong tipan, mga kapatid, gumagamit yan ng mga expressions, hindi lamang sa within the New Testament itself, but from the Old Testament. Mm-hmm. Mm-hmm. Then, when you look at the expression Son of Man, Pastor Marvin, Pastor Ray, at mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay at mga nanonood at nakikinig, ito po ay isang expression po ng ating Panginoon. This is found in the Gospels, and you will find it a favorite expression of Jesus, which is associated to Him being a coming Savior. So ito po yung mahalaga rin. So hayaan nyo po sa mga ilang sandali na tingnan po natin yung mga ilang talata, tatlong talata po na masusumpungan po natin sa Mateo Kapitulo 16 po. Ang mga talata po, ang talata po ay 27. Mateo chapter 16 verse 27. Pastor Ray? Sapagkat ang anak ng tao ay paritong nasa kalwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel. At kung magkagayoy, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. So napansin niyo na po kagad, mga kapatid, that the expression tao, Son of Man, is associated to the coming of Jesus and judgment. Dagdagan pa po natin, Mateo pa rin po, 24, 27 at 30. Mateo 24, 27 at talatang 30 po. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kaluranan, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Saan man naroon ang bangkay ay doon nagkakatipon ang mga wak, datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga laglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipa ngatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. 30. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghuy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kakita nila ang anak ng tao na napaparitong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Maganda po ang binasa ni Pastor Ray. Makita po natin dito, mga kapatid, kung sino ang ating Panginoon, kung sino yung anak ng tao na yon. Pero pag dinagdag nyo po yung versikulo 31, mga kapatid, ng Kapitulo 25, mga kapatid, 25:31, datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. So tingnan po natin ngayon, mga kapatid, yung judgment na itinuturo dito, Pastor Marvin at Pastor Ray, ito ngayon yung that Jesus is coming, when you have the expression Son of Man being used sa Revelation po, that Jesus is coming and He will execute judgment when He comes. Then, yung destiny, pumapasok ngayon doon sa huling talata na binasa natin, 25:31, the destiny of the nations and all humanity will be decided for eternity during the judgment of the Son of Man. Pero, dagdagan pa po natin, alam ko po, humahaba yung ating mga pagsisipi ng mga talata, pero meron pong napakagandang talata mula sa aklat ng Daniel. Ito po'y masusumpungan sa Daniel Kapitulo 7 at ang tala po ay ang verse 9 and 10.
Daniel 7 verses 9 and 10. Pastor Ray? Aking minasdan hanggang ang mga luklukan ay nangaglalagay at isa sa matanda sa mga araw ay nakaupo. Ang kanyang suot, maputing parang niebe at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy at ang mga gulong niyaon ay nagdiningas na apoy. 10. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya at nakasampung libo na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Tingnan po natin ngayon mga kapatid. The same expression expressed in the New Testament na Son of Man is an expression of to Jesus when He is coming again, when He will pronounce judgment, ginamit ng Revelation. Ngayon, doon sa unang mga bahagi po ng chapter 7 ng Daniel, verses 9 and 10, nakita po natin doon that there was a judgment. This is talking about the investigative judgment at ang mga libro ay nabuksan at ang matanda pa sa mga unad, which is the Ancient of Days, which is God. Then you have there the Son of Man who is there working for us. Ano yung ginawa ng anak ng tao? Versikulo 13 at 14 ng Daniel 7. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga lapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao at siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilipat nila siya sa harap niya. 14. At binigyan siya ng kapangyarihan at kolhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bansa, bayan at wika, mga wika ay mga glingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. So makita po natin dito mga kapatid na ang anak ng tao was part of the judgment process and we find here that when he approached the Ancient of Days, he receives his kingdom. So these are apocalyptic languages, Pastor. So mahalaga pong nakita to ng mga kapatid natin at nakita nyo po mga kapatid na mahalaga yung kaninang sinabi po ni Pastor Marvin tungkol sa anak ng tao. So ibig sabihin nun, Pastor Ian, pagtitingnan po natin the white cloud, diba? Yung white cloud na yon, diba, is the second coming of Jesus Christ. Sir. So, kinoconfirm ngayon ng gospel na yung the Son of Man, anak ng tao, is the coming of our Lord Jesus Christ. Opo, Pastor. Kaya tingnan nyo mga minamahal na kapatid, ha? Nandito po, pinag-aralan po natin yung Book of Revelation, and yet, yung pong gospel, kinoconfirm ito na title ng ating Panginoong Jesus. Then, hindi lang po yun, then pagpunta po natin doon sa libro po ng Daniel, ang ipinapakita na ngayon ay siya na ang umuupo na isang abogado ba yun? Defense attorney. Amen. Defense attorney in the judgment. Kaya pagtitingnan niyo po yung connection po ng mga text po ito. The moment of destiny na kung saan ang tao ay maligtas, ginawan ng Panginoon lahat ng pamamaraan at all cost para sa ganon iligtas ang tao. Amen. Yung title po na Son of Man, pagtitingnan niyo po ito ay ginamit po 82 times. Yes, Pastor. In the New Testament. Ito po yung favorite title in Pastor Ian, correct me if I'm wrong. Ito po yung favorite title ng Panginoon, yung Son of Man. Bakit mga minamahal na kapatid? When he used the Son of Man, he identified himself
doon sa kahinaan ng isang tao. Mm-hmm. Mga minamahal kapatid, hindi lang yon. Yung bang karanasan na yung tao ay maranasan niya ng trial sa buhay, mm-hmm. he identified that with men. And even our sorrows, mga minamahal kapatid, baka sa panahong ito ay tayo, we experience sorrow, passing away of our loved ones, loss of business, and so on. Remember, there is the Son of Man who will give us hope. Amen. Mga minamahal kapatid. Kaya, yung Son of Man na ito, yun po ang nagpapatunay. He is coming again, and at the same time, he is the defense attorney in the judgment. Eh, pangitain yung mga taong ikinokonek yung kanyang sarili sa ating Panginoong Hesus. Na siyang kordero ng Diyos. Na siyang kordero ng Diyos. Mm. So, at all cost, kita mo mga minamahal kapatid, at all cost, ito po ang nangyari, the Son of Man. Really, He is the apocalyptic Redeemer. Amen. Pastor Ray? Purihin ang Diyos na unang-una dito na intindihan natin yung apocalyptic language na yung mga mayroong mga salitang white cloud, sickle, harvest, and paghuhukom. Pangalawa dito na maintindihan natin, kaibigan, ay yung apocalyptic redeemer na tinutukoy nito ang ating Panginoong Hesus na anak ng tao. Yung salitang redeemer ay Goel, siya ang ating tagapagligtas. Kinuha niya yung ating lugar upang ang bawat isa sa atin ay hindi na mamamatay na walang hanggan na kamatayan, kundi kinuha na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon tayo ng pag-asa. Lamang tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Ang ating Panginoong Jesus na anak ng tao na tinutukoy natin ngayon ay naramdaman niya yung kahinaan. Natukso siya, Pastor, di ba? Natukso siya. Lahat ng mga bagay ay kanyang naranasan. Kaya alam niya yung ating mga pakiramdam, ating mga iniisip. Alam niya lahat ang ating mga nararanasan araw-araw. Kaya wala tayong itatago sa Kanya. Siya ang karapat-dapat na ating tagapagligtas na anak ng tao, mga kaibigan at kapatid. Ang pangatlo dito ay yung new apocalyptic destiny na pagkatapos ng paghuhukom, sinabi yung Pastor Robin, siya pa rin ang hukom, siya pa ang abogado, wala na tayong ligtas. Ibig sabihin, mayroon tayong katiyakan ng kaligtasan. Maganda, Pastor, yung sinabi ni Pastor Ian kanina, yung sa Daniel 7, 9-10, the Ancient of Days, di ba? Yes. Yeah. Umupo siya. Yun yung gamit niya kanina, pag napansin yung mga kapatid, yung pre-advent. Yes, sir. So, there is the judgment before the coming of our Lord Jesus Christ. Pero, ibig sabihin nun mga minamahal na kapatid, para bang, di ba may mga libro doon na evidence-based judgment. Tignan, evidence-based. Yan, maganda po yung term. Para bang ito ay yung bang para bang mayroong celestial record. Yes, sir. It's a celestial record that is open to the universe. Bakit kinakailangan bang ganon, mga minamahal na kapatid? Ibig sabihin noon, before the foundation of the world, the Son of Man ay ibinigay niya ang kanyang sarili. Kaya yung the scrutiny of the records in heaven, yun mga minamahal na kapatid, hindi yun nakakatakot eh. We are now living under the banner of the blood of Jesus Christ. Di ba mga minamahal na kapatid? Kaya i-scrutinize man yan, titignan yan man, as long as we are holding the banner of Jesus Christ, then the destiny, kasi moment of destiny lang yan eh. The moment of destiny ay mapapaatin and be with Jesus forevermore. Amen. Siguradong-sigurado yung ating destinasyon, kapalaran. Ano yan eh? It's judgment, Pastor. Pastor Marvin, Pastor Ray, mga kapatid, is not something negative. Yeah.
if you're with Jesus and you accepted His death on the cross, and you are now living a life surrendered to His Lordship, mm-hmm. judgment is not something to be feared. Yeah. Mm-hmm. Bakit mga kapatid? Balikan po natin ng konti, dadagdagan ko po yung sinabi ko kanina. Yung pong language na the books are open, these are judgment language. Yeah. Kaya po, yung sabi ni po ni Pastor Marvin kanina, these are celestial records being opened. Now, I said also na judgment are evidence-based. Ito po is evidence by the fruits and the works that we have, that we have Jesus Christ in our lives. Mm-hmm. Mm-hmm. It is not because of our works that we are saved. It is because of we accepting Jesus as our Savior, at ito ngayon ang nagbago sa atin, kaya nga tayo ngayon ay nabubuhay ng may pagkabagong buhay at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Pero ang pinakamaganda po dito mga kapatid, dalhin ko po pa po kayo sa isang talata sa Daniel Kapitulo 7 na makikita nyo doon pa lamang sa lumang tipan that it is prophesied already that it is a positive judgment to those who are with the Lamb. Sa language po ng Revelation or the saints or the overcomers. Doon sa language po ng Daniel, ito po ay saints. Tignan nyo po ang Daniel Kapitulo 7. Kanina po binasa natin ang 9 and 10. Mm-hmm. Dinagdagan po natin ang verse 14, 13 and 14. But here in verse 22, mm-hmm. In verse 22, Pastor Ray, pwede po ang pakibasa sa liwat ng Tagalog. Kapitulo 7, versikulo 22 ng Daniel. 7:22, hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang kahatulan ay binigay sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. Amen. Yung una pong nakita niyo tungkol the Son of Man received the kingdom. Mm-hmm. Now, here, yung pong versikulo 22, until the Ancient of the Days came, okay, and judgment was passed in favor with the saints. So, ito ay kaayon, in pabor. Para, pabor. Oh. Ano pang ikakatakot natin? Marami po ang critic ng investigative judgment at sabi nila, ito ay something that is very negative. No, the investigative judgment is a positive judgment for those who are in Christ. Kaya nga, babasahin po natin patuloy. Ancient of Days came and judgment was passed in favor of the saints of the Most High, and the time came when the saints took possession of the kingdom. Isang magnificent destiny ito, yeah. Mga kapatid. Amen. Wala na tayong hahanapin na. Ang kasiguruhan, nilahad na sa lumang tipan. Pinatotohanan ng bagong tipan. Tayo ngayon, bilang mga Kristiyano, ay dapat mamuhay sa katotohanan na nalahad na sa atin ngayon. Purihin ang Panginoong Diyos. Wala na pala tayong ibang pagdududahan pa. O kaya tiyak na tiyak na ang ating kaligtasan dahil napakasarap damhin na ang apocalyptic destiny. Yun yung leksyon natin ay isang simpleng kapalaran ang maibibigay sa bawat isa sa atin sapagkat na kay Kristo tayo. Ibibigay niya ang kapalaran na buhay na walang hanggan kung ang bawat isa sa atin ay patuloy na nabubuhay sa Kanya. Para pabor para sa atin pala. Pastor, pag titignan mo, ang paghuhukom. Doon sa 14, there is the crown. Mm-hmm. Kasi sabi doon, the saints Corona. Will inherit the kingdom. Mm-hmm. They are now victorious. Kaya doon sa, pag bumalik ulit tayo doon sa 14:14, mayroon yung putong doon eh. Mm-hmm. The crown of glory. Corona. The Stephanos. Yun. Kaya sino ba, yun po ay maibibigay doon sa mga taong victorious. Naligtas. At yung victory na yan, dahil yan sa ating Panginoong Jesus. Oo. It's a crown of honor, a crown of glory,
and a crown of victory. Mm-hmm. Di ba napakaganda? Alam niyo po mga kapatid, yung pong Estefanos na yun, Pastor Marvin, sa mga nabuhay po nung panahon ng bagong tipan, Estefanos, dalawa po ang lingwaheng ginagamit sa crown pag mm-hmm. pinag-usapan po natin ang Biblia. There is one which is called mm-hmm. the diadema, which is a crown that is made of gems. Yung nakikita po natin na typical na sinusuot ng mga hari. Hari. Okay? Hari. But there is a different crown in the New Testament. And this crown is called the Stephanos. Ito po yung wreath na nandito sa gilid lang. Katulad po ng, sino nga po ba yung Balagtas. Makata? Balagtas. Yan. That means makata sa Filipino culture. Sa panahon po ng New Testament, it is sign of, yes, honor. It is a sign of victory. Victory. Then, glory. Kung babalikan po natin mga kapatid, yung language ng victory na yon, those who overcome, comes from the same allusion po, yung salitang Grego na nikao. Mm-hmm. Yung those who have overcome. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na sports gear na halaw sa salitang Grego na nikao, na marami ang bumibili sa inyo. So, yung ayoko pong i-advertise dito dahil, pero ibig ko sabihin po, kaya po overcome. Nandito na, if just, you know, just do it. Just accept Jesus Christ and the overcoming power of the blood of Lamb, of the blood of the Lamb is ours. Yeah. Yung victory na yun, yung pananagumpay, Pastor, napakasarap po. Ang lengguwahe po ng bagong tipan, lalo na po ng pinag-aaralan natin na Revelation, is a language that is positive. Kanina po ay pinag-uusapan po namin ni Pastor Marvin at Pastor Ray. Kung papansin ninyo po yung verse 1 ng chapter 14. Verse 1 ng chapter 14. Yeah. This is also a language of victory. Mm-hmm. Pastor Ray, pwede niyo po bang pakibasa sa ating mga taga-subaybay ang versikulo 1 po ng kapitulo 14. At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Siyon. At ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat ang kani-kaniyang noo. Oh. So nakita niyo po dito mga kapatid, ito po yung 144,000. The 144,000 are those who follow the Lamb, yeah. Who are, nandun na po sila sa Mount Zion. That's, sabi po natin noong first lesson natin, it's a language of victory. Yeah. Sa simula pa lang ng 14 introduces the language of victory again, the motif of that. Kaya nga po, ang sabi ng verse 3, they sang a new song that not even angels can sing. Yeah. Why? The angels did not experience salvation in the same way that human sinners have experienced the death and the efficacy of the blood of Jesus Christ. Hindi po nila naranasan yun. That's why ang awit noong mga naligtas ay tinatawag na new song sa aklat ng Apokalipsis. So napakaganda po talaga ng mensahe na ito. Kaya nga po, pag dumating na tayo doon sa paghihimay natin ng three angels messages, ay talagang mas maganda pa po. Pero ngayon pa lang mga kapatid, talagang inaakit po namin kayo, kinukonvince namin kayo that you study the Word of God, you read your adult Bible study guide, at pagpapalain kayo ng ating Panginoon. Napakaganda kaibigan ang ating pag-aaral at pagtatalakay ng ating leksyon. Na mayroon tayong tutlong punto na tandaan natin. Una, yung apocalyptic language na tumutukoy ng mga bahagi ng mga salita na ito'y tumutukoy sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pagdating. Ang pangalawa dito ay yung apocalyptic redeemer. Siya pa rin ang ating Panginoong Hesus na siya ang anak ng tao na kasama. Siya rin ay maghuhukom, siya rin ang abogado. Siya rin ang magliligtas sa bawat isa sa atin sapagkat naranasan niya at alam niya ang ating katatayuan bilang isang mananampalataya, isang taong makasalanan.
tayo ay kanyang iniligtas. At ang napakasarap dito ay yung huli, yung apocalyptic destiny na isang saglit o sandali ng kapalaran. Ito'y nakabase lamang sa ating Panginoong Hesus. Ipinakita dito sa banal na kasulatan sa Apokalipsis 14:1 na isang halimbawa ng isang destiny na pupuntahan ng mga anak ng Diyos, mga banal, ng mga matutuwid, na ang kanilang gawa ay gawa ayon sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, na mas mahalaga pa ang Hesus kaysa kanilang buhay. Kaya napakahalaga na yung sinasabi dito ay yung apocalyptic destiny, sandaling kapalaran ay may bibigay sa bawat isa sa atin. Ipinakita dito yung halimbawa ng 144,000 na halimbawang simbolo ng bawat maliligtas ng bawat isa sa atin sa langit na bayan. Kaya kaibigan, purihin ang Diyos, at napakahalaga ang ating leksyon na sinasabing a moment of destiny, sapagkat ang ating Hesus, ating Panginoon ay nagwagi. Siya ang ating tagabagligtas at manunubos. Ang ating Panginoong Hesus na ating hinihintay, tanggapin mo lang siya bilang Diyos at tagabagligtas. Magkakaroon ka ng pagwawagi at kaligtasan sa langit na bayan. Kaya bago tayo magtapos, makakarinig tayo ng isang awitin, at pagkatapos niya na ipakinggan natin ang panalangin na ibibigay sa atin ni Pastor Ian. Sa akin, ang Panginoon, ikaw.
kay sakit at kay bigat ng iyong dinanas, kay hirap ng naging kalagayan, ipinako sa krus dahil sakit. Yan. Tayo po yung manalangin. Amang banal, Diyos na dakila sa lahat. Salamat po sa panahong ginawad nyo sa amin na pag-aralan ang inyong salita. Amen. Nakita po namin, Panginoon, na tunay na buhay ang inyong salita. Yes, Lord. Na ito'y nagbibigay ng kasiguruhan ng pagliligtas ng aming Panginoong Hesukristo. Mm-hmm. Pagliligtas na tunay, pagliligtas na merong kasiguruhan, paghukom na sa lumang tipan pa lamang ay pinakita niyo po na ito'y isang positive judgment. Mm. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na mamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Mm. At masama kami sa mga tinawag na pagdating ng paghahatol na iyon o pag-harvest ika nga na iyon, kami mapasama. Hindi dahil kami ay karapat-dapat, dahil karapat-dapat ang nagligtas sa amin, amen, ang anak ng tao. Amen. Salamat po na pinangasiwaan nyo ang pag-aaral na ito. Pagpalain po ang aming mga taga-subaybay at mga taga-panood. Kasihan nawa kami ng Santong Espiritu ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, muli ako'y umaanyaya sa iyo na patuloy kang susubaybay sa ating programang Oras na Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.